Magandang umaga po. Ay, ako po'y nangangamusta lang po dyan sa buong Pilipinas. Ako'y magkocomment lang po tungkol doon sa mga pare. Bakit itong mga pare? Eh, nakikialam sa mga politisya na kumakandidato. Dapat pong mga pareng ito, eh, nananahimik na lang sa simbahan at magturo na lang ng kabutihan sa mga tao na sumisimba sa simbahan. Hindi dapat sila nakikialam dito sa ano sa mga politician. Ang pakialaman nila yung simbahan. Yung mga pumapasok tao, mga aral na lang sila nakabutihan diyan. Huwag na nilang pakialaman ng mga politiko. Hindi naman kailangan pakialaman ng mga pare ang mga politiko. Bakit naninira kayo ng mga ang ibang kandidato dyan na kumakandidato sa president, hindi nyo dapat pinakikilaman yan. Pakilaman nyo yung mga pag-aaral nyo mula sa salita ng Diyos. Hindi yung pakikilaman nyo ang mga politician. Ang pakilaman nyo yung mga tao, magturo kayo ng kabutihan. Sabihin sa mga tao ang sinabi ng Panginoon Diyos ukol sa mga kabutihan. Hindi yung pakialaman nyo yung ano, ang simbahan pati gobyerno. Ang pakialaman nyo na lang yung mga ano, ang pangangaral nyo na lang sa simbahan, yan na lang ang pakialaman ninyo. Huwag na kayong manira ng mga politiko. Kung ayon sa politiko, tumahimik na lang po kayo dahil tsaka hindi naman kayo mananalo sa mga bagay na yan. Mananalo kayo sa mga salita ng Diyos. Hindi yung pakikialam sa mga ibang politiko. At ito naman mga ibang politiko na kalaban ni BBM. Dapat po, huwag nyo na lang po siraan. Magkanya-kanya na lang po kayo ng ano, ng kung paano pagkakampanya nyo. Huwag nyo na, wala na po siraan. Kasi ang ginagawa nyo, naninira po kayo eh. Hindi po kayo dapat naninira. Mahirap po yung sira na sira. Maganda naman ang ginawa ng Paulong Marcos nung araw. Maganda nga ng ginawa. Siniraan lang na siniraan ng mga dilawa ng panahon yun. Ako po eh nakaboto rin kay Apo Lakay. Si Presidente Marcos nung araw. Isang beses nga lang ako nakaboto dahil hindi nga po ako lagi nakakaboto ping ng kampanya noon dahil busy po ako sa aking mga trabaho. Kaya yun po ang nangyari. Pero ako gusto ko po ang Marcos dahil sa mga pinagawa nila dyan sa Pilipinas nung araw. Tsaka nung mag-martialo. Ito po ang pag-martialo. Ito po ay nasabi ko na po na sa ibang aking vlog na ang Marcos ay maganda ho ang mga ginawa nila noong araw, nagpagawa ng mga nuclear power na dapat itatakbo na ay na biglang napatigil, nagpagawa ng bridge, pinaka-longest bridge in the Philippines, yung San Juanico Bridge, yung LRT, nagpagawa, yung kalsada dati, espaltado yung edge noong araw, yun na, yun, nung si Marcos ay naupo eh, naging simentado, napaganda niya. Nagtayo ng mga ospital, yung PCC, Cultural Center, yan ang ipagawa niya, biro mo ng araw, tubig yung lugar na yan. Napagawa ni Melda ng building yan. Yung mga imbitadong mga artista sa Amerika at saka mga ibang mga politician sa Amerika, nagpupunta dyan. Ngayon, sinisiraan ninyo. Wala naman nagawa yung dilawa ng araw. Ako po ay second year high school na nung nag-martialo pati. Wala namang masama nung martialo. Wala akong nakita kasamaan ng martialo. Ang ganda nga ho ng panahon ni Marcos na nagkaroon ng martialo. Dahil po tahimik po ang Pilipinas. Hindi po magulo. Hindi gaya nung dati nung wala nang ginawa ang mga tao dyan kundi mag-rally. Manira ng kung ano dyan mga pag-aari ng gobyerno.
imbis na ingatan nila yung ingatan ng mga tao yung mga pinagawa ng gobyerno, sinisira nila yung mga stoplight niya sa may Morayta ng araw na andyan ako gabi, pinagwawasak nila yung mga stoplight niya, mga signal light niya, o ano-ano mga sinira nila. Oh. Kaya siguro nung panahon yun eh, ano eh, nagbigay ng, ano ng martial law, nagdeklara ng martial law si Presidente Marcos ng araw dahil magulo na ang Pilipinas ng araw. Mabuti nga yung ginawa ni Marcos ng araw na ganyan eh, naging disiplinado ang mga tao. Ito mga parang ito, dapat ito dinidisiplina rin ng mga ng gobyerno eh. Dapat disiplinahin ito ni Duterte. Ang bihira ito mga, sa kung nakakita ng mga itong klase ng pare, nagpare pa kayo, tapos puro paninira ang sinasabi ninyo, puro kasamaan ang sinasabi ninyo mga pare. Hindi ko nilalata ang ibang pare, yung ibang pare lang na kumakalaban niya lalo na kay Marcos. Dapat manahimik po kayo mga pare kayo. Eh, yung ano yan, ang gawin ninyo, paglingkuran nyo na lang yung mga tao dyan sa simbahan. Paglingkuran nyo ang Diyos. Magbigay kayo ng ano, mga salita galing sa Panginoon Diyos, sa mga kabutihan. Hindi yung puro paninira ang sinasabi ninyo. Laban kay Bongbong Marcos. May pambihira naman kayo mga pare kayo. Tsaka yung mga ano dyan, yung mga ibang ano, makalaban kay ano, tigilan nyo na po yan. Wala naman pong mangyayari, puro lang ang paninira ah. Dahil ayaw niyo maging presidente si Marcos, kung ano-ano mga disqualification ang ginagawa ninyo para hindi maging presidente si Marcos. Wala na kayong magagawa, talagang ano na ang mga tao, nagkaisip na ang mga tao, nagising na po yan. Gising na po ang mga tao talaga. Wala na po talaga magagawa kayo, talagang wala na po nangyari ng panahon ng dilewa. Ilang taon po naupo ang ano ang dilaw mula kay Aquino, Cory Aquino, tapos itong kay Ninoy, wala naman nagawa, naghirap lang ang mga tao, nagmahal ang mga bilihin nung araw, ang panahon nga ni Marcos, puro mura ang mga bilihin, kuryente mura, tubig mura, yung petron na yan mura. Bay, ako nung araw eh mula kay Susite ito, nasabi ko na po nung una kong vlog eh, bumili ako ng $20 na gas. Nagsali lang ako ng $20. De-empty na yung aking sasakyan noon. Ang inutusan ako ng tatay ko magpunta ng, ano, ng Alabang. So mula Quezon City, nagkarga ako ng 20 pesos na gas. Alam mo, balikan yun. Hindi po naubos yung gas ko. Sa mura ng gas doon dati. Oh. Yan ang panahon ni Marcos. Murang-mura ang gas. Ang nung naupo siya na Cory, alam po yan dahil tanda na po ako nung naupo si Cory. Ano po ako, matagal na ako sa trabaho, nakapitong taon na ako sa trabaho nung maupo si Cory. Ay, nung maupo si Cory, nawalan ako ng trabaho. Oh, wala man nagawa ito si Cory. Yung nakapaligid siya kanya, naman naging kurakot. Balitang-balita po yan. Mamira. Tapos itong si Ninoy, nangako pa yan ng ano-ano mga pangako ang sinabi niya nung araw bago siya umalis eh. Wala rin po nagawa. Mabuti pa itong si Duterte na pumalit eh, marami pong nagawa. Ay ngayon, pabayaan natin naman si Bongbong naman ang mahala ng gobyerno, siya ang maging presidente ng gobyerno at malaman kung ano ang kanyang magagawa para sa ating bansa, para sa Pilipinas. Marami pong nag-aalisan dyan sa Pilipinas ang dahil sa hirap ng buhay diya sa Pilipinas, hindi makakita ng trabaho. Oh. Ito, ngayon, nandito ako sa abroad. Dapat hindi po ako alis. Kung hindi ako nawalan ng trabaho, eh, naghihirap po ako sa Pilipinas. May pamilya po, sariling pamilya ako. Nagpapakain ako ng mga anak ko. Isang taon na tayo na buwan. Hindi ko mapakain dahil wala akong trabaho. Hirap-hirap mo. Ngayon, makarating ako dito. Dito ako nakakuha ng trabaho sa abroad. Nung makakita ko sa abroad, ito, nasusustento ako, napapadala ako ng pera aking mag-anak. Pero anong panahon ni Ninoy? Hindi ka makakauwi eh. Dahil mahirap maganap ng trabaho. Ipabayaan natin si Marcos na siya ang ano, mamahala naman ngayon ng gobyerno ng Pilipinas. Baka naman may pag-asenso ng mga tao diyan, ng bansa. O, baka naman makapag-imbita sila ng mga investor dyan sa mga ibang lugar at dyan mag-business sa ano, mag-invest sa Pilipinas.
Sana ganyan ang ano, nangyari sa atin. Para yung mga tao ay magkaroon ng maraming trabaho. Hindi po naghihirap po ang mga tao dyan sa Pilipinas. Tapos magkaroon pa tayo ng COVID, lalo na lang po, lalo po naghirap. Nung nag-uumpisa si Duterte, gumaganda na ang takbo ng Pilipinas. So, kaya lang tayo naghihirap ngayon, dahil lang po dito sa COVID. Siyempre, paulo natin, iwasan yung merong madisgrasya rin po dyan sa COVID. Kaya, maraming nawawala ng trabaho po eh. Dahil nga nung dahil dyan sa COVID. Naghihirap ang gobyerno dahil nga sa kabibigay ng mga ayuda, dahil maraming pong taong nawala ng trabaho. Hindi po yung kasalanan ni Duterte. Wala tayong magagawa dahil nagkaroon ng COVID eh. Kaya ganyan po ang nangyari. Sana naman to, ulitin ko po, sana may itong ano, kaya lang naman ako nagsalita rito tungkol dyan sa mga politician tsaka pare. Ang gusto ko lang i-comment sa pare, dapat hindi po nakikialam sa mga politician, lalo na po yung mga kumakandidatong Pangulo. Huwag nyo po pakialaman. Pabayaan nyo si President si Bongbong Marcos ang maging presidente, kitang-kita na po eh. Siya na po talaga ang siguradong maupo kung hindi nyo dadayain yan. Sana hindi nyo po madaya yan. Pag nga nagdaya yan, sigurado baka yung mga taong boboto kay BBM eh, baka magwala na po dyan. Baka magkaroon kayo ng rally dyan, baka magkaroon kayo ng gulo. Kaya ang mga't maaari sana, pabayaan nyo na po ang mga tao mag-desisyon kung sino ang gusto nilang maging presidente ng bayan. Ng buong Pilipinas, yan. Yan yung mga tao, huwag yung manira. O ano nung paninira ang mga pinagsasabi niyo? Laban dun sa tao. Dapat hindi niyo sinisiraan. Magkanya-kanya po kayo ng pangampanya, hindi yung paninira. Ilan po aking masasabi? At saka hanggang dito lang po. Babay na po. Kaya kayo mga pari po, magsitigil na po kayo. Huwag na yung manira na manira ang mga taong wala namang ginagawa ang mga kasalanan. Yan po yung anak lang po ng isang presidente. At wala namang pinagawang kasalanan yan. Yan mga pari, dapat yan, magsitigil na po kayo. Anong paninira niyo sa Bongbong Marcos? Dahil wala pong mangyayari. Baka ang ibang Katoliko, baka hindi naman kung Katoliko eh. Mapunta na lang sa ibang religion. Baka wala na pong magsimba balang araw niya sa simbahan niyo dahil sa mga ugalit ng mga paring ito. Sige po, hanggang dito lang po. Sana makapag-subscribe po sa aking video, sa aking YouTube channel, June TV Vlog. Okay, bye-bye.